Sige ba, pit up. Hello ba, sila? Hello? Pitong truck, boss. Pito, truck. Kevin, ha? Sige. Itong isang buong building na to, 7,000. Ang capacity nito, 7,500 kasi nagkulang lang kasi kami sa sisig kaya naging 7,000 lang. Amiyam yung kuhan, yung patukan na yan, kailangan bago lumiwanag, nakalagay na siya, tapos yung mga katubig namin, may vitamins o kaya antibiotic. Tapos yan, maubos yan, halimbawa maubos yan ng alas 10 o alas 11, hindi na namin patutukan kasi sobrang mainit. Ay malaki na yung manok, baka ma-heat stroke. Meron din kaming kuhan, yung binabasihan, yung percent namin yun. Dapat 95%, dapat 5% lang patay. Dapat maganda nga kung mas umangat pa yung pa namin, wag lang bumabain. Yung panahon kasi uulan, init, heat stroke. Pag uminit naman, nanibago naman ang manok sa lamig, biglang init, heat stroke naman ang kalaban. Walang, yung mga lumpo kasi hindi na nakain lang araw, namamatay na. Yung may sipo naman, pag tumamang init, patay na rin siya. Yung malalaki naman, pag sa init din, mas mahina. Kasi masyado siyang malaki, mahina lang katawan niya. Heat stroke naman ang kalaban. Kasi maaga pa lang, mga alas 4, nakalatag na lahat sila ng pakain, patuka, o painom. Nakapagamot na rin sila. Bawat 1,000 nakakaubos ng 1 drum na tubig sa isang lagayan lang. Ibig sabihin, sa isang araw, 3 beses magpatubig, nakakaubos ng 3 drum. Ang bill nga ng kurinti namin sa loob ng isang buwan ay naabot ng 30,000. Umaga at hapon yung ilaw namin. Tapos yung makina namin sa tubig, 24 hours din siya naandar. Kaya masyadong makonsumo. Malaking gastuin din pag ganyan-ganyan lang, pero malaki talaga ang puhunan. Ako nga pala si Buboy Romero. Nag-aalaga ng mga asola. And then, hindi naman siya masyadong alagain. Caretaker po ako dito. Mas mabilis kasi lumaki yung mga manok pag may asol lang siyang kasama, tsaka tipid din po sa pids. Kung gusto rin nila makatipid sa patuka ng manok, pwede rin silang gumamit na ito. Ang asola ay isang floating fern. Nag-host siya ng isang bakterya na yun ang nag-supply ng tinatawag na nitrogen. Very rich ito sa tinatawag na protein. Study show na somewhere mga 26-35% ang protein content niya at mataas yung tinatawag na natural fiber. Pag tinanim mo siya, napakabilis niyang dumami. Inexpensive na meat available sa atin. No? Pero ang naging challenge dyan is yung feeds. I think napakalaking portion ng expenses nasa feeds. Azolla comes into the picture para mag-increase yung income ng farmer. Ang karamihan ngayon gusto nila ng tinatawag na healthy chicken, di ba? Malalaman mo yan dahil pag kumain ka ng meat, minsan talaga napaka-oily niyan. Pero pag kumain nyo ng azolla, hindi siya masyadong oily, no? Kasi kung organic or natural growing, hindi ka gagamit ng mga chemicals, including antibiotic, no? Maganda talaga ang quality ng meat, not only as to texture, but even sa lasa. It's natural, therefore, good for the health of the chicken and also those na kumakain ng chicken. In fact, pag nakita mo yung mas gusto ng sisiw yung or ng manok yung inuuna nila yung asola kaysa commercial feeds. So, ganun lang kasimple ang asola. If all factors are in, napakaganda ng grow niya.